And God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength. Hello po, magandang umaga muli sa inyo, sa lahat ng ating mga kapatiran, mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa programang ginagawa dito natin sa Gospel Network Ministry. At mayroon tayong mga ilang kaibigan na nag-download ng one of our videos in YouTube, especially how to give Bible study. Kaibigan natin doon ngayon sa Leyte, sa Eastern Summer Conference. Actually, he is my batchmate in CPEC. Ang sabi niya, maganda dahil pwede niya magamit na lecture sa mga kapatiran, at the same time, a sort of review sa kanyang mga Bible workers doon. Kaya maraming salamat, Pastor Jimmy Herrera, sa inyong pagsubaybay sa programa natin. At patuloy tayo na gagamit ng ating, you know, nakasanayan, Tagalog na naman tayo ulit. Medyo nangangawit na nga dito ko. Medyo mahirap din talaga pag hindi tayo nasanay. So siguro sa kalaunan ay maging maayos din naman. May mga, you know, may mga salita pa rin dito na minsan nagkamali tayo, pero alam ko naman na tayo mga Ilonggo ay naiintindihan natin. Yun lang, yung pag nag-Ilonggo tayo, yung mga kaibigan natin ng mga Tagalog, hindi talaga sila makaintindi. So by the way, we have a brand new study today, and our new topic is entitled The Battle for the Brain. So, by the way, it is really my desire na lahat tayo will do soul winning, dahil ang sabi sa Proverbs 11:30, he that winneth souls is wise. Also, Ellen G. White said like this in Ministry of Healing, page 398. The highest of all sciences is the science of soul saving. The greatest work to which human beings can aspire is the work of winning men from sin to holiness. Yan po ang aking nianais. At layunin na lahat tayo ay maging bahagi, masangkot, at magsipaghayo para sa gawain ng pagliligtas. It was 2 o'clock, 2:38 on the morning of January 17, 1991, about the Desert Storm. The war to drive the Iraqis out of Kuwait, the first targets of the Allies were the radars and control centers of the Republican Guard. In one night, the radar and the control centers of Saddam Hussein's mighty army were virtually wiped out. In human aspect, Satan is targeting our brain as the control center of everything. It is the control center of our entire being. It is the seat of judgment, reasoning, intellect, and the will. Whatever affects our frontal lobe affects our entire being, physically, mentally, and spiritually. The devil knows that if he can knock out the control center of our entire being, then he will effectively ruin us physically, emotionally, mentally, intellectually, and much more spiritually. Testimonies, Volume 8, page 315. A storm is coming, relentless in its fury, nagbabaga-baga, na umaapoy. Are we prepared to meet it? Do you have the time to prepare for the coming crisis? I mean, are you preparing for the crisis? In most cases, every time pag mayroong mga kalamiti na darating ay inihanda tayo sa pamagitan ng pagbibigay, pag-aanunsyo ng mga balita, at personally ay talagang naghahanda tayo. The crisis that the Bible mentioned is coming at us. Thus, we had been warned from
the writings of the Spirit of Prophecy and from the Bible. So sa ngayon pa lang ay mas mainam na tayo ay maghanda. Hindi lamang sa sunod na taon, kundi bawat araw ay maghahanda tayo. The Great Controversy, pages 593-594. None. How many is none? Of course, zero. None but those who have fortified the mind with the truths of the Bible will stand through the last great crisis or conflict. Only those who will stand, according to Ellen G. White, those who have fortified the mind with the truths of the Bible. Fortify means make strong or stronger, to protect or to build up, to boost or to enhance. Mind, Character and Personality, Volume 1, page 93. Nothing is so calculated to enlarge the mind and strengthen the intellect as the study of the Bible. Amen. Regardless of your Bible translations, you have to study it not only on during midweek, during Vesper, and during Sabbath worship. You have to study it daily, in daily basis. We have to commune with the Word of God. As we behold Jesus, we become like Jesus, because that is the only way to solidify or to fortify or even strengthen our mind. Page 89. If the Word of God were appreciated as it should be, both young and old would possess a strength of principle that would enable them to resist temptations, dahil yung principle na yon will help us to fix them strong and it will become solid. If the Bible were studied as it should be, men would become strong in intellect. Did you remember Stephen, one of the deacons in the New Testament? The theologians of his day cannot supersede his intellect. The Acts chapter 6 verse 10, it says there, they were not able to resist that the wisdom he spake. Last Day Events, page 67. Build a wall of scriptures around you, and you will see that the world cannot break it down. That's a very strong statement. Building a wall in the medieval times, it means protecting of the people inside against enemies. I want to refresh your mind and your memory about the Waldensians story, how they keep the Bible alive for themselves. Last, The Great Controversy, page 67, paragraph 1. From earliest childhood, the youth were instructed the scriptures and taught to regard secretly the claims of the law of God. Copies of the Bible were rare, seldom. Therefore, its precious words were committed to memory. Many were able to repeat large portions of the Bible, the Old and the New Testament. Unbelievable. They don't have many Bibles as what we have today. So what they did is to deposit all the Bible texts, lahat na makaya nila, ay nilalagay nila sa memory nila. Only few verses, but according to that book, large portions of both Old and New Testaments. Yun na nga sinasabi ko, nabanggit ko nung nakaraan, na may kilala ko na mga tao na kahit 1 kilometer o more than 1 kilometers, yung nilalakad nila ay hindi pa rin nauubos yung kanilang mga Bible verses at Bible texts. Yun ang ginagawa ng mga Waldensians noon. As a matter of fact, they copied the Bible with their own language dahil nga malayo sila sa kabihasnan at yung mga anak nila ay tinuturoan talaga nila. If you search in Google the pictures of the Waldensians, they have a copied Bible na inilalatag doon sa malaking bato at naging actually famous spot ngayon for the Christian who wants to visit that place. Ay pinapakita na talaga yung mga Waldensians ay isinasabuhay nila totoong pag-aral ng banal na kasulatan.
ulitin ko, none but those who have fortified the mind with the truths of the Bible will stand through the last great conflict. The great controversy, continuing the study about the story of Waldensians. They believed that the end of all things was not far distant. And as they studied the Bible with prayer and tears, they were the more deeply impressed with its precious assurances and with their duty to make known to others its saving truths. They are not only keeping for themselves, they are extending to others what they have learned from the Bible. So isn't it beautiful? Many of our young people, and sometimes adults as well, sleeping with their cell phones. Ang pagising nila, ganun din, cellphone agad. Minsan sa umaga, tinatawag ni mama, tinatawag ni papa na mga anak, worship na tayo. They could not able to wake up early in the morning dahil puyat nga sa paglalaro ng games at lalong oso-oso ngayon yung Mobile Legends, yung mga kabataan natin, ganun. Pero nung araw, during their time, the Waldensians, wala silang ganyan. Yung oras nila bago matulog, banal ang kasulatan, pagsasaulo, at pagising, ganun din, pag-aral ng banal ang kasulatan, at pagsasaulo din naman. As a matter of fact, may mga story na kahit yung mga anak nila ay nagtatrabaho sa bukid, ay talagang sinasaulo yung mga teksto sa banal na kasulatan. That's why kahit na wala silang Bible na dala-dala, pag may mga nakausap sila na tao, they could able to say Bible text kanilang mga kaibigan. Kasi sabi dito, they were the more deeply impressed with its precious utterances and with their duty to make known to others its saving truth. Hindi sila comfortably pag hindi sila makapagbigay alam sa iba. Hindi sila panatag pag wala silang ginagawa. Like, pag sabi sa kung ano yung nalalaman nila. Last day events. Page 67. Build a wall of scriptures around you and you will see that the world cannot break it down. We have to do that. We have to build a wall of scriptures around us. Na kahit yung mga panahon na naghihintay ka ng sasakyan, matagal ng sasakyan dumating. So sa halip na, you know, minsan ay inis tayo, sasabi tayo ng mga ganito, ganyan, hindi maganda pakinggan. Sa halip ay pag mayroon tayong mga Bible text na nasa sa ulo, yun, sasabihin natin yun. At saka awit, magandang maging habit natin yung ganyan. Mind and Character and Personality, Volume 1, page 95. Wall the soul in with the restrictions and instructions given by the inspiration of the Holy Spirit of God. Instructions in the sense that we are not our own. Pag hindi natin gagawin to, surely we will not be able to stand. Our lamps might be, you know, out of oil along the way, like 10 virgins. The lamp is the word of God. Psalms 119 verse 105. The oil is the symbol of the Holy Spirit. World fortress means keeps the enemy out, keeps the captives in. God's word is like a fence. Our thoughts are like goats, always wondering where they are not supposed to be. Yun ang mga isipan natin. Nag-i-imagine, malakas yung ating imagination, lalo na pag may mga napanood tayo na ganyan. Kaya na-notice nyo, napansin nyo, pag yung mga kabataan ay nanood ng mga horror movies, yung mga nakakatakot, hindi muna sila mautusan at natatakot na sila. Bangod dahil that movie will create a bad impression and feelings and control the mind. That movie, horror, controlling the mind of that little child or the children. Of course, Satan is continually, you know, seeking to lead our thoughts in the wrong direction. Our High Calling, page 337. It is the special work of Satan in these last days to take position on the minds of the youth. Yung target talaga niya ay yung ating mga young people. So, ibig sabihin, malaki yung responsibility natin as a church at lalo na tayong mga magulang
to train and to mold our young ones. Na mabuyok sila, hindi yung lahat ang panahon ay nandun na sa computer, cellphones, games, at hindi na wala ng panahon sa pagsasaulo at wala ng panahon sa pag-aral ng banal na kasulatan. Yung lockdown during the COVID-19, yung maraming buwan na lockdown tayo, yun ang maganda sana sa pag-memorize ng mga Bible text dahil yung mga anak natin hindi busy sa gawain panlabas. So we'll go back to the book of Ellen G. White. It is the special work of Satan in these last days to take possessions of the minds of the youth, to corrupt their thoughts. Can you see that? And inflame their passions. All are free moral agents, and as such, they must bring their thoughts to run in the right channel. If we don't have wall around us in our minds, Satan will invade and will get us as his slave. If Satan seeks to divert the mind to law, the sensual things, bring it back again and place it on eternal things. And when the Lord says the determined effort made to retain only pure thoughts, he will attract the mind like a magnet and purify the thoughts. Pag mga nakaranas tayo ng ganyan, yung mga negative yung dahil sa pananood natin, dahil sa naging nakaranasan natin in the past, kailangan natin ay ibalik natin uli sa banal na kasulatan. At kung yung trabaho na yon ay yung pagpapagal na yon ay nakita ng Panginoon, with a sincere heart, he will capture the mind and eventually he will heal the mind and the thoughts. He will purify our thoughts. So there is a probation. Pag yung mind natin naging worldly na, we have, you know, to bring it back and place it on eternal things. Kaya yung mga young people natin, huwag na magdadabog-dabog again. Pag nasabihan na bihis na, punta ng simbahan, basa na ng banal na kasulatan, gising ng umaga, worship tayo, huwag na kayong magdabog-dabog. Alam niyo kung bakit? Dahil that is the way na saan ay binabalik kayo doon sa tamang pamamaraan na ma-purify yung inyong imagination at yung thoughts and your mind will be held slowly by bringing back all the words from the Word of God. O mahirap pag lagi kang puyat dahil naglalaro ka o nanood ka ng mga pelikula na hindi nakapagpabigay tibay ng iyong payo o ng iyong faith, someday, talagang darating ang panahon na you have no joy anymore sa lahat ng ginagawa ng mga kapatiran natin, lahat ng church activities. So, purified imagination, ibig sabihin, yung thoughts mo ay nakapokus on heavenly things, spiritual things. At pag yung thoughts mo ay nakakonsentrate sa mga heavenly things, siyempre, will affect your words and will affect your actions. And then, your words and actions are becoming your habit. And then, and after that, it will become your character. And eventually, it will become your destiny. Pag yung mind natin, ulitin ko, will be focused on the spiritual things, on things above, our direction is going there too. Going up. Because sinasabi na we are not of the world. Hindi naman talaga tayo dito. At we are just strangers. So pag yung iniisip natin ay mga worldly things, chances are we're going into that way too. So you see the difference? Pag may mga young people dito na nanonood, i-share nyo sa mga kaibigan nyo. Mahalaga na makita nila na kapag lagi tayo nakatutok sa mga laruan natin, sa mga games natin, we'll become worldly. At yung pag-worldly na tayo, yung iniisip natin, worldly na. Yung mga salita natin, yung action natin, worldly na. Kaya minsan kinakopy natin kahit yung mga galaw ng mga sa showbiz, worldly. At yung pag-worldly na, yung mga ginagalaw natin,
at yung mga binabanggit natin, sinasabi natin, it will become our habits. So pag worldly ka na, kaya nga napansin nyo, pag worldly na yung ginagalawan nyo, yung naglaro kayo ng Mobile Legends binabanggit ko, kasi yung uso-uso talagang tatak sa market, yon ang humahakot ng maraming attention ng mga young people. So pag yan ay na-capture, yung habits ay maging yung ganyan na rin, at yung character minsan nakakopya na rin natin, hindi lang natin napapansin yung mga characters ng game na yon, nasasabi na rin natin kasi kinakopya natin, dahil dito kinakondisyon kasi yung mind natin na we will become like them. So sinasabi ko nga, pag tayo ay nagbabasa ng banal na kasulatan, lagi-lagi patuloy natin nakikita yung Panginoon, nakikita natin si Jesus sa banal na kasulatan, we will become like Jesus. Kaya yung mga lifestyle ni Jesus, we are copying Jesus. Sinusunod natin dahil yun ang nagsisimula. Nagsisimula yan dito. So, that will become your character, and finally, it will become your destiny. Acts of Apostles, page 518. Those who would not fall in a prey to Satan's devices must guard well the avenues of the soul. They must avoid reading, seeing, or hearing that which will suggest impure thoughts. Iwasan natin. If possible, balik loob tayo sa Panginoon. And you know what? That is why I am staying away from Boracay. I mean, there is a certain place in Boracay na sinasabi ng iba, they call it pornography display. May lugar talaga doon sa part ng Boracay na pag Christian tayo, it's not good for us to go there. Sabi nga nila, kahit na marami kang teksto na sa ulo, pag dumating ka sa lugar na yon, mawawala lahat yon. Pag mga young people natin pupunta doon, it's free. Absolutely, walang bayad na makikita mo yung mga hindi mo dapat makikita. So, we'll create an imagination sa iyong isipan at kung saan na. At yung isipan mo ay talagang nagwa-wonder na kung ano na ang ginagawa, anong dapat mong gawin, dapat ganito pala. At minsan sa mag-asawa rin, pag mga lalaki makakita doon, pag-uwi ng bahay, magtataka si Mrs. bakit na ganito na, kabilis na, ang parang nangingiba, naiiba na yung galaw niya, ganyan ba? Kasi na-excite, na titrigger pag makakita tayo ng ganyan. So, will affect really our imagination, our thoughts. So, sabi dito, dapat we will guard well the avenues ng ating, of the soul. Avenue, let's say, gates to the soul. So, ano ang mga ito? Of course, we have sight, gates to the soul. We have sound. We have smell, taste, and touch. So these are the avenues to the soul, the windows to the mind, the doors to the heart. So all but the last one are right next to the mind. And what is that? They call it the main entrance. Of these five doors, which one is the main door? The front door, right? They call it the eyes. Satan often leads us, our thoughts, astray by a sight. That's where he first led Eve into sin. Dito niya nadali si Eve sa pamagitan ng pagtingin. Chapter 3, verse 6. So before Eve was deceived, siya, nung hindi pa siya na-deceive, nung hindi pa siya nadayaan, sa isipan niya, yung tree of life o the forbidden tree ay hindi dapat hipuin, hindi dapat kuhain, hindi dapat kainin. But when she was captured by Satan in the eyes, she was totally controlled. Sahin natin Genesis chapter 3 verse 6. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Garden of Eden, sight, nung nakita niya. This is what exactly happened, in the story. Desire,
So, na nakita niya, ginusto niya. So, ans of sin. These are the flow. The sight, the desire, and then after that, she take and indulge. Well, there is another story in the Bible that it's almost the same with the story of Abe. That is a story of David and Bathsheba. When David saw Bathsheba taking a bath, sight, entrance to the soul, is the gate of the soul. Nung nakita niya si Bathsheba naliligo doon, nagkaroon siya ng desire. Nung nagkaroon siya ng desire, anong ginawa niya? Minto pa siya doon? Hindi. Kinuha niya si Bathsheba and he committed adultery. We know the story. And at the end, he killed the husband of Bathsheba. That's the way Satan is taking advantage of us. Another story. In Judges chapter 14, verses 1 to 3, the story of Samson. Sight, desire, take, and indulge. Ang sabi niya sa verse 1, and Samson went down to Timnath and saw sight, a woman of Timnath of the daughters of the Philistines. Verse 2, and he came up and told his father and his mother and said, I have seen a woman in Timnath of the daughters of the Philistines. Now therefore get her for me to wife. She pleased me well. Did you follow? Una, nakita niya. Sabi niya may nakita siya. At kinausap na yung magulang niya at yung sabi niya, gusto ko siya maging asawa kasi nakakapagbigay sa akin ng kasiyahan, nakakapagbigay lugod sa aking paningin. Verse 2 again, take this woman for me, she had pleased my eyes. In Douay Rheims Bible. In short, she looks good, rather. Judges verse 3, chapter 14. When his father and his mother said unto him, Is there never a woman among the daughters of the brethren, or among all my people? So take this woman for me, for she had pleased my eyes. Again, ulitin ko, pag hindi tayo maingat, if we will not guard the avenues of the soul, the sight, the sound, the taste, the smell, the touch, ay magiging capture tayo ni Satan. And eventually, we will become his slaves. At kung anong gusto niya, gagawin na natin. Dahil nga, slaves na tayo. At gusto ng Panginoon na mangyari sa atin to. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga, binibigyan tayo ng ganitong mga instructions sa banal na kasulatan, spirit of prophecy, dahil mahal tayo ng Panginoon. Ang sa atin lang, nung marinig natin to, nabigyan tayo ng caution, ng warning, sikapin natin na magbalik loob sa Panginoon. And he will, because he promised that he will purify our imagination. He will cleanse us from our wrong habits and sa mali nating mga ginagawa at sa mali nating iniisip. Invading the mind, this is the time where Satan can invade us. Sa tapos na tayo ay ma-invade niya, he will control us. So the devil has launched a relentless attack on the main entrance. Dito talaga yan. Kung ano yung nakikita natin. Kahit na sa loob ng simbahan, di ba? Minsan affected tayo kung anong nakikita natin. So ganun din ginagamit ni Satan itong eyes na ito. Siya dito. Kaya iingatan natin kung ano yung mga nakikita natin o yung ano yung tinitingnan natin sa internet, sa television, lalo na sa mga anak natin. At pag sabihan natin, panalangin natin yung mga anak natin, tapos pagsabihan natin yung mga anak natin para hindi maging huli ang lahat para sa kanila. So the young adults, we must guard the front door. Amen? Yun ang poproteksyonan natin, bantayan natin. We will not allow Satan to invade our minds with a sensual things. We will stop Satan from invading our minds. We'll continue part 2 this week, maybe Wednesday or Thursday,
i-upload natin o record tayo ulit para sa part 2 natin. May part 2 kasi ito. We will have still several things to study in connection with this subject. And you will, I know you will learn a lot from this presentation. So, we still have about the sound, we will still have about the taste, and the like. So, thank you once again in part 2, because we have the part 2. We will not yet discuss everything in this presentation, so I decided to cut it into 2. At dito lang muna tayo magtatapos. Maraming salamat sa iyong patuloy na pakikinig. And I hope and pray na mayroon naman kayong makuha na magandang lesson na sa presentation na ito. And if possible, try to share sa ating mga kapatiran, especially sa ating mga young people. Salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat sa iyong panalangin. Pagpalain tayo ng Panginoon.